So hello guys, yung nakaligo ko lang, naglagay ako ng mga skincare. Naalala ko, meron akong dalawang sunscreen or tinted sunscreen or CC cream or whatever, kung ano man yung pwede natin itawag sa kanila. Yun, so gusto ko mag half and half about this and tingnan natin kung ano yung magiging resulta. Yung isa kasi high-end and yung isa is local brand yan. So tingnan natin kung ano yung magiging result nitong gagawin natin. And kung pwede na ba siyang maging dupe ng high-end. And we're gonna support local brands here in the Philippines. And so on and so forth. So we're gonna test out these two tinted sunscreen. So unahin muna natin yung high-end, guys. So dito ako ilalagay sa face ko na to, yan. So, actually, nag sunscreen na din ako and I'm using the Real Kill 9.9 sunscreen. Yan, with makeup base. Kasi hindi ako talaga sanay ng walang ganito. Tapos maglalagay ako ng whatever na foundation. Then, our sponge, I'll be using this sponge. Yan, this is the All Covered by Anakay sponge. Yan, so iwet ko lang siya using my MAC Fix Plus. Actually, paubos na siya, tapos ilagyan ko siya ng water. Yan, para magamit natin, para pagbasa na ating spongy. Yan. So, mas gusto ko mas basa yung sponge while I'm applying anything, foundation or sa face ko. So, for our first high-end brand na tinted sunscreen siya, this is the IT Cosmetics CC Plus, Your Skin But Better CC Plus Illumination. So, ito yung high-end brand natin. And this is, parang ito yung another variant ng CC Plus. Kasi may original pa. Ito yung illumination. So, may mga parang specks of glitter siya. Pero hindi naman sobrang bonggang-bongga. Yan. So, this is color-correcting, illuminating, full coverage, plus anti-aging hydrating serum, plus SPF 50 plus UVA, UVB, broad spectrum physical sunscreen. So, meron siyang SPF 50 plus. Yan. So, protected ka sa araw. Yan. Kaya kung nagugustuhan ko yung mga tinted sunscreen lately kasi hindi mo na kailangan, alam mo yun, hindi mo na kailangan magiging extra careful na magkakaroon ka ng mga sun damage. Kasi guys, ang dami ko na ng mga sun damage dyan. Yung mga freckles. Yan. Maliliit. Ayoko na silang dumami. That's why ngayon pa lang, let's continue to prevent yung mga ganyan. Yan. So, ano ba ang mga claims nitong CC Plus na to? Nakalagay lang dito, may active ingredient siya na titanium dioxide and zinc oxide. Dahil yun yung nagsisilbing sunscreen protector natin. And this is helps prevent sunburn. Kasi ang dami yung ingredients, nandyan siya lahat, nakalagay naman guys. So, mababasa nyo naman siya kung ano yung mga ingredients. So, nakita ko na meron din siyang niacinamide guys, yan. Hindi ko alam kung makikita nyo. So, yan. So, may niacinamide siya. And alam nyo na may niacinamide promotes parang brightening of the skin, especially mga pimple scars, yan. So, yung niacinamide kasi it has vitamin B3. Yeah, so in vitamin B3, it promotes treatment for acne. Yeah, so yun. So, good to know that this CC Plus ng IT Cosmetics has niacinamide. Yeah, so ano pa ba ang meron sa kanya? Tingnan natin. Yeah, may biotin. Ito pa pala, meron pa sa gilid na continuation. Sobrang dami pala niya kasi guys, tingnan nyo yan. Pagdating mo sa gilid, may nakalagay dyan ha. Ingredients continuation. Oh, diba? Malala ang dami nito. So, may glycerin. Ayun yung mga nakikita ko lately. Pag may mga bumibili akong skincare, eh. Merong biotin, ascorbic acid. Ascorbic acid stands for vitamin C. And very popular ngayon yung vitamin C. And ako, I'm using the Claire's. Yan, yung vitamin C. Na freshly juiced vitamin drop. Yan. So, yun yung ginagamit ko lately sa face ko. Yan. And it really helps talaga na maging brightened yung face ko and talaga mag-cleared out yung mga, kahit mga butlig-butlig ko. Yan. And good to know it has ascorbic acid. Mga ginagamit. Ay, may hyaluronic acid din siya, guys. So, ayan, oh. Hyaluronic acid. Yan.
So it promotes naman parang magiging plump yung skin mo, moisturize and hydrating yung hyaluronic acid, and it became also popular sa mga Korean or yung mga nag 10 step skincare. Yeah. So good to know that it has so many ingredients. That's why siguro medyo mahal siya, guys. It costs around 2,500 sa Sephora, itong IT Cosmetics. And online dito sa Pilipinas, syempre it sells like 3,000 kasi syempre alam niyo may tax and everything, diba? So yun, so medyo mahal siya, guys. And yeah, let's try this. Yan, so nakita na natin ingredients and yung packaging is like this sa loob. So ito yung packaging niya, medyo mahaba siya, and may nakalagay na expiration dito, expiration July 2020. So next year pa siya mag-e-expired. And then yan, so makikita niyo din yung mga some information at the back kung paano siya gamitin. And then I'm in the shade light yung kinuha ko. Then kung ano yung nakalagay sa cover ng box dito sa harapan, yun din yung nakalagay dito. What I really like about the packaging, guys, it's squeezy tube and plus sobrang ganda niya. It's not only a squeezy tube but it has a pump. So hindi siya magle-leak, kasi meron akong ganito na MAC. And nagli-leak siya kasi hindi siya like pump. Parang ano lang siya, ni-squeeze lang talaga. So kahit squeeze mo siya, yan guys, hindi siya tatapo. So let's try this. It's pump. So siguro, ano ba gagawin ko? Half a pump muna para hindi sayang. Dahil syempre medyo mahal ito, besh. So ang consistency niya is like this. Yan. So hindi siya runny. Thick din siya. Creamy and all. Yan. So kahit i-shake ko siyang ganyan. Yan. So thick consistency. So let's try. I will be applying this CC Plus here on the side. Yan. Sa left ko, right nyo. Tama. Yan. So, una, kukuha muna ako dito para I'll just spread out sa face. Bango niya. It has a citrusy smell. Ito. So, ubusin ko lang to all over my face. Ayan. Yung half of my face. Para naman bonggang-bongga. Ayan. So, let's see. So, sinasabi ko may speck siya of glitter because of its illuminating. Ayan. Hindi ko alam kung makikita niya dito eh. Pero it has speck of glitters. So, ibe-blend ko na siya, guys. Yan. Up until here. Yan. All over my face talaga. Kasi, syempre, sunscreen to. We have to saturate everything sa face natin. Yan. Usually kasi, pag mga ganong tinted sunscreen, hindi ako magamit ng pangkamay. Kasi, mayroon ako tendency or nasa isip ko pa rin na tawag dito, na foundation pa rin siya. Ewan ko. Kaya, I opted always to use this. Mga, ako hanggang 10 yung nilalagyan ko talaga. Yan. And then, I think, one pump muna tayo. Pero, nakikita muna talaga yung coverage niya. Yan. So, ayan. So, nag-brighten talaga yung face ko ng bonggang-bongga, guys. As you can see naman, on the other side. Yan. So, sobrang nag-brighten siya. Spread out ko lang yan, pero lagyan ko din yan mamaya. So, yung other side naman, ang ilalagay natin is this Skin Saver, All Covered Skin Saver by Anakay. So, yan. So, iba naman yung dating ng packaging niya. It's really parang, para siyang nabibili sa derma. Alam mo yun, yung sa clinic yan. So, okay lang yan. Pagtagalin lang natin siya para even it oxidizes, matitignan natin kung ano yung itsura ng CC Plus natin sa mukha natin. So, I'll be just discussed this, yung kanyang Skin Saver. So, sa Skin Saver, dito nakalagay expiration. Expiring niya is July 2021. So, mas matagal na expiration nung kay Anakay. Yan. So, SPF 50 PA++. Kanya, dalawang plus-plus. Ayan, ewan ko kung wait lang. I-focus natin para makita nyo. Ayan. So, dalawa yung plus-plus niya. Dito kay CC Plus, isa lang yung plus niya. Ewan ko, baka merong ibig sabihin yung mga plus-plus sign sa mga sunscreen. Yan. So, parang syempre, mas maganda kung plus-plus. So, anyway pala, ito is
ilang ml. This is 32 ml and this one is 30 ml. So mas medyo madami si It Cosmetics versus kay Anakay. Pero sobrang konti lang naman, hindi naman bongong-bongong sobrang dami. Parang 2 ml lang yung kinadami niya. Ayan. So, yung ingredients talaga na very active dito sa Skin Saver is yung vitamin C, which is meron din sa It Cosmetics, niacinamide, na nakita rin natin, na meron sa It Cosmetics, and hyaluronic acid. Wala lang talaga dito sa CC Plus is yung Centella Asiatica. All known naman na lilang talaga na uso itong Centella Asiatica. Yan, kasi very popular siya sa Korean skincare. It really parang heal yung acne. Then siyang listed of ingredients here. Pero what I'm seeing here, mas marami pa din yung K8 Cosmetics. And para silang may titanium dioxide, which is the Silvena sunscreen. This is an airless pump. And maganda sa kanya kasi pag airless, parang nilalift niya yung product hanggang taas. So talagang makukuha mo until the last drop yung kanyang product. Compared dito, I think ganun din naman. Pero yung mga nandito siguro, mahirap na siyang makuha kasi nga pump. Pero I don't know kung airless ba siya or meron siyang parang, what they call this, na straw na para higupin yung product. I don't know. I'll research about it. So anyway, ang gagawin natin is half a pump din, guys. Yan, ito yung half pump niya. And this looks like this also. Yan, so i-shake natin. So very thick consistency din siya. Kagaya ng CC Plus. And yan, katingin nyo naman ginanya ko pa para mag-move yung kanyang cream or yung kanyang product. Yan. Wala lang siyang, syempre, shimmer effect. Kasi yung isa illumination or may illuminating effect siya. Yan. So, ilagay ko din to. Everything I will put in my face. Yan. So, yung half lang. Talagang ilalagay ko siya lahat, guys. So, parang madami nga siya, you know. Pero hindi, ilalagay natin siya. Walang makakapigil. Thicker siya versus dito kay ano, kay CC Plus. Blendability wise, parehas lang silang easy to blend. Yan, wala namang streaky feeling. Talaga, iha-half natin siya. Bonggang-bongga. Yung isa kasi nag-oxidize na eh. So, hintayin natin mag-oxidize din itong si all yung Skin Saver. Yan. So, pag nag-oxidize siya, nakita nyo, pag kakalagay mo pa lang, ito, parang nakaangat siya. Yan. Tignan nyo ba, nung paglagay ko nito, yan, tignan ko. Yan. Nung nilagay ko siya, nakita nyo na, umangat to. Ito kasi nag-oxidize na siya, so parang nag-lather na siya ng bongga sa face ko, yan. And this one has really a light to medium coverage. Pero isa lang kasi yung isang layer lang kasi yung nilagay ko. So, parang light coverage lang siya. Yun. So, let's wait to oxidize this. Yan. So, ang gagawin ko is lalagyan ko din yung leg ko ng product. Yan. So, ito medyo konting-konti. Yan. So, ito na siya, guys, after ilang minutes. So, let's see kung ano nangyari. So, nakita nyo naman, mas brightening effect yung kay Anakay yan. Pag nakita nyo, parang may guhit eh. Kita nyo ba siya? Ewan ko kung if you can tell. Pero, ayan, nakikita ko na mas brightening effect to versus itong sa CC Plus. Pero, in terms of itsura, ayan, kita nyo. Diba, mas may coverage to versus here. Ito naman, illuminating siya because of yung mga glitter specks niya. Nakikita ko siya. Pero sobrang ano lang naman niya, minimal. Hindi naman sobrang bongga-bongga. Pero, pag siguro ito natamaan ng araw or ng ilaw, yan. Dito, sobrang kita-kita ko sa leeg ko. I don't know if you can tell. Ayan, oh. Kita nyo ba? Yan. So, let's see, ito na muna yung isusuot ko. One pump. Okay naman natin i-wear test to. And let's see kung saan tayo abutin. And so far, so good. Ito, hindi mas malagkit. Walang malagkit sa kanilang dalawa. Wala. Walang malagkit. Yan. So, that's it. So, I'll be right back. See you. Bye!
12 o'clock midnight. So guys, kamusta naman kayo dyan? Ito yung ultimate review talaga nung ginawa or wear test dito sa dalawang tinted sunscreen that we have. Yan. So anyway guys, gusto ko muna mag-time check kasi kakalating ko lang. Yan. So it's already 11:52. So roughly from 7 o'clock, 16 hours guys. Imagine, 16 hours na wear test ko tong itong sunscreen ng IT Cosmetics and yung skin saver ni Anakay. Ito lang itsura ng tinted sunscreen sa face ko, guys. Yan. Medyo nahagard ni Lola nyo, no? Kasi sobrang antagal na 16 hours. So, nawala na talaga sila. Yan. Kasi nakikita ko na yung mga blemishes ko, yung mga freckles. Yan. May freckles kasi ako dyan na konti. Yan. Nakita ko na itong marks ko dito. Yan. Kasi mga ano yun, beauty marks yan, guys. Ayan, ito din sa kabila. In fairness, diba? Pantay sila parang contour. Hindi ako nag-bronzer kanina. Hindi na ako nag-contour. Yan, so pantay lang talaga yung beauty marks ko. Ewan ko ba kung ba't may ganyan. Pero yan, wala na siya. As in, wala na silang lahat. Wala din siya after a while, diba? Pero I assure you na in 8 hours, intact pa din yung tinted sunscreen. So anyway, so ito yung trinay nating dalawa kasi gusto ko talagang bigyan kayo ng options para dun sa mga high-end na makeup brands and high-end na products. Pwede lang din makatipid. Why not, ba? Diba? So, yun na lang yun din yung ginawa ko or plinan ko na gawing wear test itong dalawa na to. Kasi, ang dami-dami na nagre-review ng skin saver na Anakay, yes. Para naman maiba naman yung take natin in reviewing this. Yan. And since meron akong IT Cosmetics na CC Plus, yan, bigay ko sa akin ng friend ko. So, why not na sila na i-wear test ko ng sabay. Total naman para silang SPF 50 Plus. So, kanina, while applying, while checking on the ingredients, guys. Yung mga magkakatulad na ingredients, silang dalawa. So, may anayasinamay dito, ascorbic acid, which stands for vitamin C. And then may hyaluronic acid. Ang wala lang dito kay CC Plus na mayroon dito kay Skin Saver is yung Centella Asiatica. Ano ba yung take ko dito sa dalawang to in terms of packaging? Pareha silang maganda ng packaging. Pinakaiba lang nila, this is a tube, pero mayroong pump. Yan, so pinakaiba lang nila is yung presentation. Ito, manipis pero mahaba and squeezy tube. Yan. Squeezy tube siya na merong pump. So, ito namang skin saver is maliit and airless pump naman yung meron siya. Yan. So, in terms of packaging, panalo silang dalawa sa packaging, guys. So, hindi ko masabi kung sino pa talaga yung tingin nyo na okay na packaging. Let me know, guys. Parehas din naman silang travel friendly. And yun. So, I guess, parehas sila ng take in terms of packaging. Yan. So, in terms of pigmentation, dito na talaga sila nagkakatalo. Dahil si CC Plus Illumination is really light to medium coverage. Nakita nyo naman na very light lang siya. Nakikita pa rin yung other blemishes ko. Siguro kailangan i-ano ko siya, dalawang patong. Yan, so kailangan ko siyang i-build up para lang magkaroon ng coverage sa face ko. While ito namang si Skin Saver at first application, guys, meron na talaga siyang coverage. Parang medium to full coverage na nga yung first application ito. What more pa ko pa natin, i-build up pa natin. In terms of finish naman guys, ito very lightweight yung finish. Nakita nyo naman na na-absorb siya agad ng face ko while this one is a matte finish. So parang kanina diba, nung nag-apply ako, parang nakaangat yung dito skin saver sa face ko. Kasi nga so full coverage siya. So parang para lang siya nakaangat kasi nga mas matte siya. Ito kasi mas na-absorb nung face ko. Yan. So, sa akin ko papipiliin ako ano ba yung mas gusto ko. Siyempre, dun ako sa may coverage. Ewan ko guys ha. Kasi parang, siyempre, ba't ba tayo nag-mask or naglalagay ng foundation sa face natin? Because we wanted to hide or we wanted to conceal yung mga imperfections ng face natin, ba? Diba? So, mga imperfections na yan, especially yung mga freckles, yan na nagsisimula na magkaroon yung face ko. And what else? Yung mga pimple marks, diba? So, if ever, kung pipili man tayo ng tinted sunscreen, gusto na natin yung may coverage para all-in-one na, guys. Yan. So, ang downside lang, kung medyo mataas yung SPF mo and full coverage yung finish nung product, ang mangyayari lang is, parang mas mataas lang yung kanyang white cast.
In terms of longevity, it's mas long wearing itong skin saver. In terms of ease of application, parehas silang easy to apply. Yan, hindi, walang masyadong tugging sa face and easy to blend. So, I guess, pag naman naghahanap tayo ng product, especially sa face, foundation man yan, tinted sunscreen, wanted to have that ease to apply. So, silang parehas, meron talaga silang ease of application. Ito na talaga tayo nagkakatalo, guys. Value for money, syempre ito. Mahal siya, guys. Sabi ko kasi nga, 2.5 high-end. Kung tingin nyo naman yung ingredients na to, ay magbe-benefit naman tayo in the long run. Siguro after natin gamitin ito ng ilang buwan or tignan natin kung ano ba yung maging effect ng skin natin after natin gamitin itong C8 Cosmetics. Kasi sobrang dami nga talaga ng ingredients, guys. As in, sobrang dami. May continuation di ba? Pakita ko naman sa inyo kanina. So, dahil doon, baka yun yung binabayaran natin. Yung worth ng money natin is because sa dami ng ingredients na magbe-benefit tayo are looking for a very dewy effect. Yeah, Korean. Yan. So, I guess, ito, magbibigay sa inyo. Pero, lots of shimmers, powder shimmers in the market na mas mura. Sabi ko kasi yung CoverGirl na binili ko, 300 lang. And makakapagdagdag na ng shimmer yun kung walang shimmer yung ginagamit nyo, guys. So, dito naman kay Skin Saver, it's 688, guys. So, parang feeling nyo medyo mahal for a tinted sunscreen. Pero, guys, did you know kung magkano ang sunblock, guys? Ginagamit ko ng sunblock na Spectra One. It has SPF 60++++. Broad spectrum din. Walang coverage or it's 800. Yan. Kasi the more na maganda yung ingredients ng product mo, the more na mahal syempre. Syempre, yun yung binabayaran natin, diba? So, ito, kaya 688 kasi meron siyang skincare na kasama. Sabi ko nga sa inyo, apat yung active ingredients niya, which is yung vitamin C, niacinamide, hyaluronic acid, and centella asiatica. So, yung 688 mo, guys, dun na pupunta yung value ng money mo kung ano yung ingredients na meron dito, tinted sunscreen na to. Meron iba dyan na foundation na sobrang mahal pa din, diba? And wala namang limit lang yung kanyang skincare benefits, diba? So, at least to, may coverage na, meron ka pang skincare benefits. And plus, diba yung ibang tinted sunscreen in the market na drugstore na, guys, ha? $499. So, kung hindi lang i-add mo, meron ka ng skincare product in a sunscreen. Yan. So, yun dun ko siya tinitignan. So, para sa akin, yung value ng money mo, worth it naman siya to spend with this. Yan. So, preference mo na lang kung ano yung gusto mo, guys. Kasi, syempre, pag high-end talagang, mataas yung expectations natin. And, tingnan natin kung ano yung mangyayari sa skin ko after using this several times. And, dito din, sa Skin Saver. Pero, sa kanilang dalawa, siguro, kung ako papipiliin, guys, mag-Skin Saver na lang ako. Kasi, madami akong matitipid. Siguro, makakalapto ba ang Skin Saver na masisave ko when buying this. Again, wala naman akong whatever sa CC Plus. Kasi maganda naman talaga to. Dahil favorite to talaga ng madaming YouTuber. Pero ipatry kaya natin to sa kanila, no? Sa Amerika. Try mo kaya, Anna. Why not? So it's up to you kung saan talaga yung preference mo. Para sa akin, in terms of pigmentation and value for money, talagang angat to. So sa kanilang dalawa, angat siya talaga kung yun ang hinahanap nyo. So yun. So, I guess that's about it. That's my final thought on these two products. Yan, guys. So, let me know what your thoughts about these two. Kung na-try nyo na siya, both. Put your comments down below para mabasa ko din and ma-validate ko din yung experience ko. Yan. So, if you like this kind of video, just give me some loving by liking this video and don't forget to subscribe on my channel. See you on my next videos. Bye!